ikapito ng Disyembre, Sabado, ang paggunita kay San Ambrosio, Obispo at Pantas ng Iglesia. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nilipot ni Jesus sa mga bayan at mga nayon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga, nagpapahayag ng mabuting balita ng karian at nagpapagaling ng lahat ng sakit at karamdaman. Nang makita niya ang makapal na tao, naawa siya sa kanila sapagkat hirap sila at lupaypay na parang mga tupang walang pastol. At sinabi niya sa kanyang mga alagad, marami nga ang aanihin at kakaunti naman ang mga manggagawa. Idalangin niyo sa Panginoon ang ani na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang ani. Tinawag ni Jesus ang 12 niyang alagad at binigyan sila ng kapangyarihan sa maruruming espiritu para palayasin ang mga ito at pagalingin ang lahat ng sakit at karamdaman. Sinabi ni Jesus sa kanila, hanapin niyo ang nawawalang tupa ng sambayanan ng Israel. Ipahayag ang mensaheng ito sa inyong paglalakbay. Palapit na ang kaharian ng langit. Pagalingin ang may sakit. Buhayin ang patay. Linisin ang mga may ketong at palayasin ang mga demonyo. Ibigay niyo ng walang bayad ang tinanggap niyo ng walang bayad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Inawag ni Jesus ang 12 niyang alagad at binigyan sila ng kapangyarihan sa maruruming espiritu para palayasin ang mga ito at pagalingin ng lahat ng sakit at karamdaman. Pagpapalaya sa masasamang espiritu at pagpapagaling sa lahat ng uri ng mga sakit ang pangunahing misyon ng mga alagad. Tinatawag ang mga alagad upang tumulong sa mga nangangailangan. Tinatawag din sila na magturo ng mga doktrina at batas. Pero higit sa lahat, tinatawag sila upang ipadama ang pag-ibig at awa ng Diyos. Hindi paghuhusga ang dala ng mga alagad, kundi pag-ibig at awa. Bilang mga Kristiyano, tinatawag din tayo ni Jesus upang makibahagi sa kanyang misyon para sa nawawalang mga tupa. Hinahamon tayo na ipadama sa mga nangangailangan ang awa at pag-ibig ng Diyos. Mas nagiging epektibo tayong Kristiyano kung susunod tayo sa habili ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon. Pagsasagawa. Matapos kayong bigyan ng Panginoon ng tinapay ng paghihirap at ng tubig ng kapighatian, hindi magtatago ang guro niyo. Idalangin nating maging mukha tayo ng Diyos sa ating kapwa.